Tapatan po tayo ngayon 2010. Namumblema ka ba sa kapital? Balikan mo yung 2005 mo. Noong 2005 ba, yan din ba ang problema mo? O tingnan nyo mabuti mga kapatid. 5 taon na po ang nagdaan sa buhay natin. Ang problema mo, di nababago. Pag may problema, may solusyon. Gusto mo isolve natin. Para masolve ang problema, dapat alam mo yung pinagmumula ng problema. Tama mo ba? Tingin nyo, anong problema? Bakit, anong cause? At bakit ang problema mo di nababago? Ang isang dahilan po dyan, yung ginagawa mo dito, hanggang ngayon, yun pa rin ang iyong ginagawa. Tama po ba? Sabi nga, if you always do what you always done, you always get what you always get. So, anong dapat gawin? Change. Tama po ba? And for things to change, you have to change. Tama po ba? Kailangan magkaroon ka ng konting pagbabago kasi kung itutuloy mo yan for the next 5 years, darating po ang 2015, yung problema mo ngayon, darating to, yan pa rin ang problema mo. Tama po ba? Walang pinagkaiba po yan sa isang drum na may pumapasok na tubig. Tingin nyo, mapupuno hindi. Paano ang butas ang drum? O, listen, ito po yung nangyari sa atin for the past 5 years. Kumikita ka ng 10,000, gumagastos ka ng 10,000, may savings wala. Kung ito ang senaryo ng buhay mo, kapatid, medyo maalarma ka. Bakit kahit pagtrabaho ka ng matagal na panahon, hindi po mapupuno yan. So, anong dapat mong gawin? Hindi tapalan yung butas na yan para mapuno yan. Eto, ano yung butas na yan? Yan po yung tinatawag natin mga needs o mga basic needs. Ano yan? Anyan po ang pagkain, mga utilities, ilaw, tubig, telepono, upo sa bahay, apartment, tuition. Ang dami yung mga butas. Minsan may mga emergency pa, panalaking butas. Ang tanong, pwede ba tapalan ng butas para mapuno? Anong yes? Pwede ba wala mo ng pagkain? Mabubuhay ka ba sa oxygen lang? Mga anak, inhale. Pwede ba yun? Pwede ba naka-escape ng pagkain ng mga anak niyo? Mga anak, cost reduction tayo ha? Ang kain niyo, MWF na ha? Kami lang dati, ETHS. Pero ano po si Lola? Every Sunday niyo lang. Pwede ba yun? Hindi pwedeng tapalan ng butas. Tama po ba? So, ang point doon, kapag dito ka nakapokus, ang tawag yan is scarcity mentality, pilit mo kinukontrol to na hindi mo naman kayang kontrolin. Bakit ang nagkukontrol po dyan is outside world. Kahit mag-rally ka araw-araw sa Malacanang, hindi bibaba ang presyo ng bibihin. So, anong dapat mong gawin? Kontrolin ang bagay. Ngayon 2010, ang pakukontrolin mo yung bagay na kaya mong kontrolin. Ano yun? Itong kinikita mo. Walang pipigil sa'yo na magdagdag ng kita. Tama po ba? Let's say, pinasok mo ngayon 2010 ang IM Global, ang negosyo ng IM Global. Inaral mo for 4 months. After 4 months, nag-generate ito sa iyo ng 40,000 kada isang buwan. Ito na ang senaryo ng income mo. May part-time ka na 40, may full-time kang 10. 50 ang pumapasok, 10 ang ginagastos. May savings, wala. At pag may savings, mapupuno hindi. At pag napuno, pwedeng umapaw? Pag umapaw, ito na po yung pinakamasarap na parte ng buhay mo. Bakit pag umapaw mo ng gastusin, inagay mo sa isang mas malaking lalagyan. And your money makes money. Tama ko ba? Bakit? Yung perang nilagay mo dito, yung perang nilagay mo dito, mas mabilis mapupuno to. Bakit kumikita uli yan, nag-generate uli ng income yan. Tama ko ba? At pag napuno yan, ito yung nakukuha ng pamilya natin. Ano yan? Wants. Iba po ang wants sa needs. Ito yung masarap na parte ng buhay natin. Gusto mong pagkain, gusto mong kotse, gusto mong pag-aralan ng anak mo, gusto mong doktor pag may sakit ka. Pag medyo maliit po ang kinikita natin, hindi po yung gusto natin na nasusunod. Kundi yung gusto nito na ipakain sa anak mo. Yung gusto niya natirahan mo, yung gusto niya ospital para sa'yo. Nangyayari hindi. Bakit maraming pila sa mga public hospital kumpara sa private hospital? Kasi ito ang may gusto, hindi ikaw. Napipilita ka sumunod dito. Nangyayari hindi. So kung pumunta sa mga restaurant na mamahalin na yung pera mo 100 lang at tingin mo sa presyo saan, hindi ka nakatingin sa menu, nakatingin ka sa presyo. Ima-match pay naman ito, tama, pag tingin mo sa presyo, eto, 40 niyan, extra rice. Diba? So pag ito na po, ito yung tinatawag natin mga dreams. May mga pangarap po ba tayo? Yes! Nangarap ko ba ng maganda sasakyan? Yes! Magandang bahay? Yes! Malaking savings? Yes! Let's say mo na 30 million ang pangarap mo at nakuha mo. Tingin mo, pwede o pwede? Pero paano? Bakit ko ginamit ng 30 million? According sa study, ito po 30 million, pag na-hit mo yan, yung kinikita nito, kung nakalagay sa isang investment yan, sapat yan for your wants and for your needs. So, anong dapat mong gawin? Marami pong paraan, maraming avenue para kitain yan. Pwede kang pumasok dito. Ito yung tinatawag ng mga self-employed at mga empleyado. Pwede ka rin dito, yung tinatawag na business at mga investment.
Kung ikaw ngayon, i-check natin, nasa ngayon, kung ikaw ngayon ay nasa kategoryang ganito, na sumusweldo ng 10,000 per month, sa loob ng isang taon, magkano ng ipon? 120,000. 10 taong ka magtrabaho, magkano po ang savings? 1.2 million. Kung 10 taon mo hindi ginagastos to, ibig sabihin na ikikain ka sa kapitbahay mo, na ikishampo ka, na ikiligo ka, for 10 years, may 1.2 million ka. Salo ka ng libunan. Sino po dito mga employee na katulad ko? Taas po kamay. Taas, okay na yan. Okay, lalaki po natin. Sir, ilang taon na po kayo? 28. Ilang taon na po kayo tatrabaho, sir? 28 din? Incarnated ba, sir? Ilang taon na tatrabaho? 6 years. Ang talaw, nakakaibong ka ba ng 10,000 per month sa loob ng 16 na taon? Okay, sir. Ang goal, ang pangalan mo, sir? Josh. Okay, ano ba? Ano, Josh. Ang goal mo ngayon, Josh, bigyan ka ng target, ha? Ang goal mo ngayon, 2010, dapat na-hit mo yan. Ang goal mo is to hit 30 million. So, simula June, Josh, isave mo yan. Para pagdating next year, June, meron ka 120,000. 10 years, 10 working years, ibig 38 ka, may 1.2 million ka. Ang goal mo is 30 million. For 10 years, may 1.2 ka. Ito ang goal mo. Ibig sabihin, maihit mo yan, kung ito ang iniipon na per month, maihit mo yan at the age of 328. Ito si Abraham Diyos. Kaya hindi. Anong point? Hindi ko inaapi ang pagiging empleyado kasi more than half of my life, andito ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo na kapag naandito ka, you are just working. For your needs, you are not working for your fortune or for your wants. So, anong dapat gawin? Kapag isang bag, isang lugar ang gusto mong punta at hindi kaya ng vehicle, mag-a-upgrade ka ng vehicle, tama ko ba? Parang ganito, ang time limit mo lang is 2 hours. Pupunta ka ng Cebu, pwede ka mong mag-roro? Hindi, babali ka mag-barko. Anong dapat mong gawin? Anong vehicle na gamitin mo? Meron ka, no? So, meron kang iihit na ganito. Hindi mo kaya kuhanin dito kasi aabuti ka ng 328. Kahit takalaki mo ng takalaki restaurant, hindi mo kaya abutin yan. Tama ba? So, anong dapat mong gawin? Pupunta ka sa isang baga, isang lugar, na kaya mo mahito. Bababa ka ng konti dito. You have to work part-time for your fortune. Sa negosyo, pag-usapan natin, kaya pa kitain ng 100,000 kahit isang buwan? Ay, sisiyo yan. Dalawang araw, isang araw nga lang kinikita dito yan. 12 months, magkano kita mo? Nasa isang buwan to, in 12 months, magkano? 1.2 million. Kung ito ang kinikita nyo, tingin nyo malapit sa pangarap? Yes! So, anong dapat gawin? Kung ito ang ginagawa nyo po, kapatid, you have to change the formula. Change the formula. O add the formula. Hindi mo kailangan mag-resign. Alam nyo po, for more than 2 years, ginawa ang part-time ko. Nag-200,000 ako, part-time pa ako. Nag-resign na lang po ako kasi nahihiya na ako. Alam nyo bakit? Pag natin ng payroll doon, puro absent ako, natin lang sa 3,000. Eh dito, nag-10,000 per day ako. Sabi ko sa boss ko, boss, you're fired. Nag-resign ako. Pwede kang mag-part-time. Ang kailangan aaralan ito po, business skills and knowledge. Ito kayong pag-aralan, 6 na buwan lang. Maamatan ka lang yan, libre yan. Upo ka lang dyan, matutulang mo yung business skills. Kaya marami nag-pay-pay sa negosyo simply because walang skills and knowledge. Tama po ba? Pero kung alam mo ang negosyo, hindi ka mag-pay-pay. Pero alam niyo po ba itong 10,000 sa employment? Napakataas ang requirements yan. Meron po yung tinatawag na employment skills and knowledge. Tama po ba? Ilang taon po ang elementary? Ilang taon ng high school? Ilang taon ng kolehiyo? Review board exam? Ilang taon kang nag-aral? 15 years para turuan ka kung paano kitain ng 10,000 per month. Yan ang tinuro sa akin for 15 years. Tama ko ba? Eh, gross to. Ano unang binabawas dyan? SSS, pag-ibig, withholding tax, 2,000 na lang. Aabuti pa ng 3,000 yan. 2,000 na lang, magkano iwan sweldo? 8,000, mamamasahe, parang parito, 100 per day, 3,000, magkano na iwan sa sweldo? 5,000, kakain. Pwede ba may ibang ang kabila, paamoy naman. Pwede ba 100 per day na budget sa pagkain? Tipid na tipid yan. 3,000 ulit, magkano na iwan sa sweldo mo? Ano pang gastos? May cellphone? Pag na-load? O 1,000 ang load? Magkano na iwan sa atin? Yan po ang pinag-aralan natin for 50 years. Mas malaki pa ang sweldo ng katulong. Ano masakit dito? Masakit na masakit. Bakit? Dapat masaktan ka ng konti para mamulat ka sa katotohanan. Tama po ba? Minsan binabangungot ka na nag-i-enjoy ka pa. Alam niyo po ako, 20 years ako nandito eh.
Alam niyo, sa for 20 years ko sa employment, ang naiipon ko po hindi pera. Payslip. Pagdating ng payroll, inire-remit ko na sa asawa ko, payslip. Kaya ako yung taong gigil na gigil. Ngayon nakita ko, hindi ko na pinakawalan po. Wala akong kapital. Automatic inabukasan yung Bombay, ang pinag-initan ko. Kikita niya, ano nangyari ngayon? 3 months, bayad lahat yun. At maganda rito, kinapaunang kong utang. Ilan po ang credit card ko? Mahigit 5 ang credit card ko. Ang dami ng mga personal loan. Kaya wala po na iwan sa sweldo ko. Yung sinusweldo ko, binabayad ko sa mga bangko. So, nagsasabi ng pamilya, so nakita ko to, utang din. Yung utang ko, umutang pa ako para sa negosyo. Ang maganda po nito, lahat ng utang na bayaran. Dating apartment na tinitirhan ko, ngayon nasa bagong kondo po ako, 3.2 million. So, ito yung gusto nyo ang pag-aaral. Okay. Anong dapat gawin? Skills and knowledge. Bago ako magsimula, dapat may kapital. Tama mo ba? Wala pong negosyo, walang kapital. Tataya ka ng konti, hindi ka mananalo sa loto pag hindi ka